So hi guys, it's me Essel's Diary, and for today's vlog is all about self-reward. Charot. So yun yung topic natin for today's vlog. So, as OFW, hindi tayo lifetime dito. So, nandito tayo para kumita. Nandito tayo para matupad yung mga pangarap natin sa buhay. So, walang nagnanais na magpo-forever dito sa abroad. So, kaya naman sa vlog na ito ay gusto ko lang mag-share sa inyo ng inspiration regarding about investment. So, let's start it. So, isa sa mga investment ko ay investment. Habang nandito ako sa abroad, ang ginagawa ko, bubili ako ng mga real dito sa Saudi. So, dito naman, di ba, alam naman natin pa. Sabihin natin na Saudi ka. Iniisip ang ano talaga ng mga tao na maganda yung mga gold dito. So, kaya naman sa vlog na ito, papakita ko yung sa inyo, hindi sa pagmamayabang, kundi gusto ko lang i-share sa inyo na kailangan natin mag-invest ng mga bagay na hindi siya nag-depreciate. So, una, yung gold kasi, habang tumatagal, pamahal siya ng pamahal. And, number one din is, pag nasa Pinas tayo, pag wala tayong madukot, pwede natin siyang dukutin at ating pagdarjahan. So, pwede natin siyang masangla. So, alam nyo guys, pag nasangla, kasi kadalasan pa, di ba, pag nagsasangla tayo, tinatanong tayo kung ilang beses na siya masangla. So, habang patagal ng pagsangla natin, nagmamahal din yung, pataas ng pataas din yung rate ng mga gold. So, sa ating mga kapwa OFW dyan, it's your time to shine na. Kahit pa kunti-kunti lang, at least, meron tayong magamit in the future. At saka, isang magandang investment din ito. So, papakita ko sa inyo yung, ano lang to siya guys, katas ng mga Ramadan. So, pag Ramadan kasi, maraming nagbibigay. So, alhamdulillah, praise God. Dito sa amo ko, halos lahat ng mga kamag-anak na amo ko nagbibigayan sila every Ramadan. Kaya sobrang masaya kami pag araw ng month of Ramadan kasi marami kaming naiipon. So, yun. So, isa sa nabili ko guys is ito. Ito siya. So, 21K siya. Naghahalaga siya na. Nabili ko siya ng 1,150. Riyal. So, yan. 21K. So, ito, isa to sa mga natanggap ng hadiya. Kaya, naisipan ko siya na ibili siya ng alahas. Kasi, pag nag-forward tayo, kung magigipit tayo, eh, may maano tayo, may makukuha. So, ito yun siya, guys. So, sobrang nagagandahan ako sa kanya. Kaya, ito yung binili ko. And, pangalawa, ito. So, nagpapa-personalize ako. Nasangla ko na ito, guys. Nung umuwi ako sa Pilipinas. So, kahit personalize siya, tinatanggap pa rin nila. Kasi, gold naman siya. So, ang bili ko lang nito is 750. So, personalize siya. Yes, 750 riyal. Ang ganda nito pag nasuot mo siya. Ganun. So, yun. And next is, bumili din ako ng isang set na ito, band clip. Nung umuwi ako sa Pinas, nasangla ko rin ito. So, yun siya. Ito, may pride. Yan. Earrings. Gold. Tapos, yung ano niya? Chain. Pendant. May chain siya. So, ito yung sinusuot ko na chain. Tapos, meron siyang, ano,
Sing Sing. Sayang siya. So, magandang investment talaga to siya, guys, kasi nagagamit talaga siya pang uras ng kagipitan. And, syempre, nasusuot mo rin siya. And, di kasi ako masyado man sa chain eh, kasi ang ginagawa ko, bumibili lang ako ng mga pindat, tapos pinapalit-palit ko yan sa dito, Infinity. Ayan. And, ito sa mga, isa ito sa mga pinaka-wish ko din na mabili. And, praise God, nabili ko last. Ngayon lang siya na Ramadan. So, hindi ako masyadong hilig sa Sing Sing, pero nakita ko to. Parang gusto ko na siya. Hindi ko na siya binitawan. Charot. So, ayan. Nabili ko lang ito siya ng, 850. 21K. 4 gram din naman siya. So, ayan. So, ang ganda. Charot. Ang kamay ko lang ang hindi maganda. Diba? Ang ganda niya. So, pag may mga party-party, masusuot lang siya dito. Hindi naman ako masusuot ng mga ganito pag normal days lang. And then, nabili rin ako ng ito. Ito yung mga sinuot ko ito. 450 nabili ko. Tapos yung mga maliit-liit. 222. So, ayan. Ayan. Tapos itong chain. Ganda siya. So, pinapalit-palit ko lang siya, guys. Ayan. So, pinapalit-palit ko lang ng mga pendant niya. So, yun siya, guys. At ito. Yun siya. Mura lang ito. Nabili ko ito sa Qatar. Saudi Gold, Qatar Gold ito siya. Mahilig ako magbili ng, hindi naman sa yung mga gold. Pag, tinutupakan. Charot. Pag may pera, hindi kasi ako bumibili sa sahod ko. Itong mga binibili ko na mga alahas, nagbibili ako nito pag may mga hadi-hadi ako. So, mga gift-gift na pera. So, iniipon ko siya, tapos binibili ko siya. Hindi ako kumukuha sa sahod ko kasi may ibang priority din yung sahod ko na savings ko. So, sa mga gift-gift lang ako bumibili ng mga Yan. Itong relo na to. Kaso lang sa Pilipinas kasi pag relo, hindi sila masyadong sa prinda. So, mas maigi pa yung mga sing-sing, mga braids dito pang sangla. Charot. Hindi, pang gamit din pero pang sangla talaga. Pag naubusan ka, ako pag nagbakasyon ako, gala dito, gala doon, gasos dito, gasos doon. Dati yun, wala pa akong asawa. Yung single pa ako, single life. So, ganun naman tayo pag single life. Wala tayong future na iniisip. So, ngayon, futuristic na tayo. Charot! So, yun siya, guys, na ang gold ay napakagandang investment talaga siya. Kasi, pamahal siya ng pamahal and syempre, magagamit mo pa. And in times of needed, maubusan ka, kailangan mo na pera, pwede mo siyang masangla. So, yun siya. So, tapos, may mga bigay-bigay din ng mama ng amo ko. So, before ako umuwi, pag umuwi talaga kami, nagbibigay sila ng gold. So, ito yun siya. Ayan. Hindi ko talaga siya pinamimigay, guys. Kasi nga, precious to sa akin. So, yung mga bigay-bigay nila, hindi ko pinibigay yung mga Ayan. So, ito siya. Ang ganda nito, guys. So, na-try ko na din itong isang la sa Pilipinas. Na-amoy ako. So, ito, isa din to sa mga gift ng amo ko nung nag 1 year old yung alaga ko. So, yun. Nasa 6 years old na siya. So, ayan. Ganda nito. So, yun. Sobrang happy ako na may mga natanggap din ako kasi nga dagdag din sa mga investment ko. So, ito din. Isa din to. Pendant. Then, meron din akong white gold. Hindi ko pa ito na-try na i-appraise sa Pilipinas. Ito, regalo ito ng amo ko. Ayan siya. White gold siya. Na apple. And, sobrang din happy din ako dahil this Ramadan din,
nakapag-invest din ako ng, sabi ng asawa ko, ng lupain. So, yun, thankful ako masyado ka, Lord, kasi nga, yung mga prayers ko, unti-unti na din yung tinutupad. So, yun nga, huwag lang po tayo magsasawang manalangin sa Panginoon, kasi lahat ng mga prayers natin. So always remember, as lagi kong sinasabi sa Mark 11:24, that you can ask whatever you want in prayer if you believe that you will receive it. So yun siya, sobrang happy namin dahil nabili namin at nakapag ano din kami, may nakuha din kami na ano, na lupain na may niyog na siya. Ang parang tawag doon, prenda. So isa din yun sa magandang investment, kaya yung lupa. Kasi yung lupa nga, paano din siya, pataas din ng pataas yung presyo niya, hindi siya nagbababa. So habang tumatagal, tumataas din yung presyo. Kaya isa din yan sa magandang investment habang nandito pa tayo sa abroad, is bumili tayo ng mga lupa or yung may mga prenda-prenda. Kasi pag prenda-prenda kasi, parang hindi sayang din yung pera, kasi pagkukunin nila, nababalik din yung pera mo. Halimbawa sa amin, yung lupa, tapos may ano siya, may niyog siya. So every 3 months, nakapagkupra kami. So parang tawag doon, ginansyado ka rin. May ginansya ka rin. So ayun, savings din yun. So yun, kaya habang andito pa talaga tayo sa abroad, maging ano tayo, maging masipag, and talagang gamitin natin ang utak natin na hindi lang tayo sa mga luho, kundi yung mga bagay na pangmatagalan, yung mga ano natin. Kailangan mo din i-reward yung sarili mo, guys, kasi nga naghirap ka dito. So kailangan mo din bumili ng mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo. So kailangan din kumain. Kami dito, pag sahod namin, bumibili kami ng pagkain na masarap na lutong Pinoy, kasi nga syempre nagtatrabaho ka rin para sa sarili mo. So isipin mo din ang sarili mo. So kailangan mo din i-reward siya. So bumili din ako ng gusto ko. So yun lang siya, guys, na maging masaya tayo, kasi yun lang naman talaga ang will ng Lord, na masaya tayo sa ating buhay. And una sa lahat, guys, huwag talaga natin kalimutan na magdasal sa Panginoon, and isipin natin na childlike faith, na lahat ng mga pangarap natin ay matutupad through the guidance of God. So sabi nga niya, delight yourself to the Lord and He will give the desire of your heart. So keep delighting in Him. I know that God will give us the desire of your heart. So papakita ko sa inyo, guys, yung prayer items ko naman na natutupad na siya. So papakita ko yung wall ng mga prayer items ko. So let's get it on. Ayan, guys, lagi kong pinapakita sa inyo yung mga loaded cup ko. So yun yung prayer items ko. So ayan. So dito tayo ngayon sa Deuteronomy 4:6. Our God is near us whenever we pray to Him. So keep praying for Him. So ito yung isa sa mga prayer items ko, guys, nang pasorbe na yung lupa ko. And praise God. Prayer items ko siya, last of the 4/28/22, and God answered it on May 8, 2022. So yan, diba ang saya? Yan siya. So that's all for today's vlog, guys. I hope na na-inspired kayo, and yun, patuloy tayong mangarap at patuloy tayong magdarasal sa ating pumayag kapal na lahat ng mga prayers natin ay matutupad. And yun, thank you so much for watching, and guys, please don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga latest video. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please don't forget to subscribe, and mag-iwan po kayo ng tamang bakas para mabalikan ko kayo. So that's all. Bye-bye, everyone. Love you.